Hello mga ka-chest trap. So ngayon ay i-share ko sa inyo yung chest trap number 6. So ito yung trap number 6 natin. So queen's pawn then Blackmar Gambit kung tinatawag. So d4, d5, then a4. So ito yung Blackmar Gambit. So kinapture kasi gambit nga. So kapag inaccept yung gambit, knight c3 lang. So ang background kasi ng gambit ay sinasacrifice mo ng pawn para sa developing pieces mo or more developing pieces. Then kapag marami kasi kang na-develop, so maintindig na marami ka rin attack. Yan. So dito nag knight f6, so protect lang sa pawn. Then f3 na naman. So gambit again. So pagka f3, kinapture na naman. So queen takes. So kinapture yung pangalawang gambit. So dito ay inaccept na naman yung pangatlong gambit. So dalawang pyesa na lang yung naka-develop. So dalawang pyesa din. So dito nag bishop e3. Threat yung queen. Then may tempo pa. So pwede na mag-castle mamaya. So queen b4. So kapag queen d8, so castle lang. So naka-threat yung queen, then tempo na naman. So queen b4 para may pangulit sa b2. Pero castle lang din. Ayan, so dito ay slightly advantage yung, hindi naman siya slightly, pero may maraming attacks or may mga posibilidad attacks yung puti. Bakit? Kasi may limang ni-develop. So bakit lima? Kasi itong king at saka rook counted na. So itong knight 1, so bishop, pangalawa, so tatlong yung queen. Then itong pag-castle, so kapag kinastling mo kasi, dalawang develop niya, na-develop mo na yung rook and safety pa yung king. So yan yung diferensya sa pag-castling. So parang dalawang tempo. Yan, na-develop mo na yung rook sa d-file, then na-safety pa yung king. So dito, nag-bishop g4, so, agad ang black. So, kala niya may pin. So, may trap na knight p5. So, ayan. So, kapag yung kalaban mo ay super excited na talaga kainin itong queen, so, may mati na. Control lahat ng square ng king or papuntahan. So, kapag naman din dinipensahan yung treating ringmate, so, si 7, so, knight h6 lang. Knight h6. So, may queen takes b7, so ano, threat yung rook and tsaka knight. Then kapag dito nag rook b8, threat yung king, I mean queen. So queen takes rook, yan, knight takes queen, knight c7, maate pa rin, control lang lahat ang square ng king. So dito pwede, kapag kinapture na naman itong rook, so may simpleng queen takes rook lang. Then kapag akyat, so may knight takes pawn, then threat pa itong bishop, then may threatening check ka pa sa king, then exposed na yung king, very exposed. So pwede ka na mag-develop mamaya with bishop g5. Ayan, then the center na talaga, so madali na lang yung i-handle. So kapag naman dito ay mag example na mag rook d8. Sorry, rook d8. Yan. So may simpleng rook takes or I mean knight takes. So pursadong knight takes, then pwede na mag rook takes muna, capture, so check or queenless yung black. Yan, so may iba pang variation. So wala na. So dito lang yung nagtatapos yung video ko and yung chess trap number 6. So kapag nag-enjoy kayo sa aking chess trap or marami kayong natutunan, don't forget to like and subscribe na din kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. And click na din yung notification bell para lagi kayong ma-update sa aking mga video. So, God bless and goodbye mga ka-chess trap. And stay safe to quarantine.